sir. Ipapaalam lang po kami na sasama kami sa mga tao sa labas para kumuha ng supplies. Sister, ano pong ibig sabihin yan? Taga-ibang kampo. Tao ni Supremo. Nasundan niya kami dito kaya wala akong choice kundi ikulong siya. Hindi namin gusto ang pamamalakad ni Supremo. Kaya hindi niya kami pwedeng matuntun dito. Sumama ka sa operasyon namin ngayon. Hindi ko pwedeng iwan itong mga bata. Hindi ba gusto mong matuto? Gusto mong makatulong? Para naman maging kapakipakinaba ka dito sa kampo. Ano na naman to? Hindi ba sinabi ko bawal ang lambingan? Napagod kasi si Hannah kaya medyo nahihilo siya eh. Tuloy niyo ginagawa niya. May hindi nila pwedeng malaman ang pugti si Hannah. Kasi kapag nalaman nila, pakipataba nila tayo dun sa kampo. Malaki tong supermarket na to! Marami tayong makakuha ang supplies. Sir. Secure niyo yung lugar na to, ha? Tapos magkakunta rin kayo. Bilis! Sir. Tara, Charity. Katrina? Charity? Sister, okay lang kayo? Bilisan mo! Wala akong gagawing masama! Pakawalan niyo na ako! Ano tingin mo sa akin, tanga? Para ano, pag nakabalik ka sa kampo mo, magpaplanuhan niyo kami ng masama! May isang taga-Binila. Pinakaw niya yung gamot. Pagkatapos, tinurok daw niya dun sa nanay niya na may cancer. Hanggang sa naging epidemya na to, hanggang sa lahat nagkaroon na ng sakit. Ang dami lang namatay. Pati pamilya ko namatay. Kasalanan niya. Kuya, hindi lang naman ni Kuya may kasalanan dun eh. Sabi mo nga, di ba, may iba ding nagpakalat ng gamot. Oo, kaso malaki pa rin yung kinalaman ko dun sa gulo. Isa pa rin ako sa nagpakalat ng virus. Kaya tama lang kamangyan ako ni sister. Paano pag nalaman nilang kayo yun? Gusto nga sana sabihin sa kanya lahat kanina. Kaso alam mo siya, sir, nakita ko yung galit sa mga mata niya. Nanduwag ako. Sayang kasi ang ganda ng samahan natin lahat ngayon. Baka mamaya masira pa dahil lang sa mga ginawa ko dati. Pero kuya, malalaman at malalaman din nila yung totoo eh. Bahala na. Craig? Sister? Kanina ko pa kayo hinahanap. Halika na, kain na muna kayong dalawa. Sister! Sister! Si Katrina po! Itali nga to! Wala yun na ako! May naghihintay sa akin! Hinihintay ako ni... Alam mo, huwag ka lang pumalag. Wala ka rin mong magagawa. Marius, baka pwedeng pabayaan na lang natin siya. Baka wala na lang natin si Katrina. Para ano? Para matawagin niya yung mga kasamahan niya? Para mabawian tayo? Hindi ko nga gagawin yun eh. Sige na, pakawalan niyo na ako. Pakawalan niyo na ako. Sa akin na yan. Ano na? Teka lang. Charity, pakawalan niyo na ako. Tinangay si Katrina ng mga taga-kampo? Ganun? Yung mga tao ni Supremo? Oo, baka magkagulo lang. Kaya hindi na namin siya natulungan. Eh, halika, sumama ka sa akin. Puntahan natin si Martin. Ikwento mo sa kanya lahat ng sinabi mo sa akin ngayon. Halika na! Sasabaka kung anong gawin nila kay Kat doon. Kuya, delikado si Ate Kat kay Supremo. Teka. Di ba sabi mo kay Kat, taga-kampo ka? Tumakas ka lang doon. Sama mo ako. Tara, punta natin siya doon. Tara. Kuya. Kuya. Kuya, sandali. Kuya.
Hindi ko alam yung lugar na yun. Saka, hindi ko alam, di kita masasamahan doon. Di ba itong kagaling? Paano hindi mo alam? Oo, doon ako galing pero naligaw-ligaw ako ng kuya. Saka, gusto ko lang kasi talaga makatakas doon, kaya kung saan-saan ako lumusot. Pero kuya, hindi ko na alam yung pabalik doon. Sir, kailangan natin mahanap yung kampo na yun. Malaki utang na loob ko kay Katrina, hindi kakayanin ang konsensya ko kapag may nangyari sa kanya. Pero kuya, delikado. Lalo na kung tayong dalawa lang. Tapos wala pa tayong armas. Sina Supremo, armado yung mga yun. Tingin mo sapat yan? Kuya, armado sina Supremo. Ang dami nilang armas din sa kampo nila. Hindi natin kakayanin. Paano sikat? Kapag nalaman nilang na doon tayo, mas lalo na silang mainis tsaka mapagbuntuhan si Ate Kat. Kuya, hindi mo alam kung gaano kasama si Supremo. Pero si Sister, baka alam niyo yung papunta dun sa kampo. Kailangan natin yung tulong niya tsaka ng mga tao niya, Kuya. Kaninong grupo ka? Kina Rigor? Hindi ko kilala yung sinasabi mo. Huwag mo na nga akong pahirapan pa. Sinong Panginoon mo? Eh, yung Diyos pa rin, si Jesus. Alam mo, kahit ano sabihin mo, wala akong mahihita sa akin. Si Katrina nga yun. Delikado siya dito. Baka mamaya ipapatay siya ni Supremo. Hindi papatayin yun. Maganda yun eh. Pag nanasaan pa. Kailangan ko makausap si Katrina. Anak, hindi rin naman magtatagal. Malalaman na rin naman ang lahat eh. Lalo na ngayon, alam na ni Eduardo. Ma, natatakot ako. Baka ilayon nila sa akin si Ana. Kakausapin ko si Eduardo. Ipagtatapat ko kay General at makikiusap. Mawala na ibang pinakikinggan si General kundi yung mission niya na mahanap yung cure. Yun lang. Ano't ano man ang mangyari, kailangan handa tayo, Josh. Kung sakaling mapunta si Ana sa kampo, ay, masiguro siya pababayaan ni Darius. Pumupunta ka rin naman doon para magdala ng gamot. Makikita mo pa rin naman siya eh. Hindi, Ma. Hindi ito yung buhay na pinangarap ko para sa amin eh. Para sa atin. Mas gugustuhin ko pa na pag-initan ako ni Darius, basta kasama ko si Ana. Kesa ganito. Si Supremo! Dumating na si Supremo! Babalikan kita. Sado mo yan. Walang dyan si Supremo. Kung saan tayo dito? Kahit na, kailangan ko nga makausap si Katrina. Hindi na, malalapot tayo. Halika na. Halika na. Supremo! Tutuwa ho kami dahil nakabalik na ho kayo.
Akala ko namin eh, may nangyaring masama sa inyo dun. Huwag mag-alala. Larius, ako pa ba? Samang damo to. Dami. Alam ko na nainip kayo sa pagbabalik ko. Alam niyo, meron akong maikling-maikling kwento lang sa inyo na yun. Rigor na yan, niling lang kami. Akala ko makikipag-areglo. Ako ba pupunta rito sa Larigot? Yun yung sinabi nila sa akin, Supremo. Bagkos anong ginawa sa amin? Biniyag kami. Biniyag kami ng grupo ko. Hindi niya alam tuso ako eh. Kaya natakasan namin sila. Hoy! Buksan niyo to! Si Supremo hindi na umihinga! Hoy! Si Supremo hindi na umihinga! Hey! Ayo! Hey! At ano? Ayan! Ala namin ang armas nila! May armas na tayo! Ikaw, balita rito. Ayos ba pang mamalakad dito? Supremo, may kailangan kang malaman. Ano yan? Mukhang natuwa pa yata yung si Darius na mawala kayo. Hindi totoo yan. Talaga? Kaya pala naghari-harian ka dito sa kampo eh, no? At nadesisyon ka pang lumabas dito, sinama mo pa tong si Charity? Robert? At Supremo, hindi lang po yun. May nahuli silang isang bihag na pwedeng magsuprong sa atin sa ibang grupo. Sinama mo palabas si Charity? Palabas ng kampo? Supremo, magpapaliwanag po ako. Ayoko sa lahat. Pinakikialaman niyo pa mamalakad ko. Supremo, magpapaliwanag po ako. Hindi ko kailangan paliwanag mo. Samahan niyo to. Samahan niyo to! Pakatan! Pagkatilog na lahat, pupuntahan ko si Katrina dun. Sari, pakiusap lang. Pwede bang huwag ka na makialam? Tignan mo nga yung ginawa na kay Darius. Tao niya na mismo yun. Pinarusahan niya. Ikaw pa kaya? Jimbo, hindi mo ko naiintindihan eh. Bukod sa naawa ako kay Katrina, iniisip ko baka kaya napadpad yan dito dahil siya na pala yung paraan natin para makalabas dito. Malay mo, dun sa lugar nila, tahimik. Walang violence. Diba? Hindi ka tulad dito. Ang tigas talaga ng ulo mo, Charity! Huwag mo nang sayangin pa yung tiwalang binigay sa'yo ni Supremo. Wala nang ligtas na lugar kahit saan ka pumunta. Salamat na lang tayo at nandito tayo sa kampo at walang protektahan tayo ni Supremo. Kaya huwag mo nang ilagay sa kapamakan ng buhay mo at ng apo ko.
Ma, kahit naman dito eh, hindi tayo ligtas. Di ba ikaw na rin nagsabi na pinagdidiskita ang kanyang susing yan? Napapaligpas ko yun. Anak, kapag pumayag ka sa kagustuhan ni Supremo, lahat ng paghihirap natin matatapos na. Ilan mo pa rin ako. Kaya dapat sumunod ka sa akin. Talaga, Ma? Inako kayo? Kailan? Paano? Bakit? Nasaan kayo noong mga panahon kailangan ko kayo? Noong mga panahon kailangan ni Hope ng Lola, nasaan kayo? Alam niyo, sa totoo lang, mas naging ina pa sa akin yung nanay ni Greg kaysa sa inyo eh. Kasi kayo wala kayong kwentang ina. Sige! Sige! Ituloy niyo yan! Saktan niyo ako! Sabi niyo nga, ina ko kayo, di ba? Yeah, feeling niyo, lahat kaya niyong gawin sa akin. Pero may hangganan lahat yun. Dahil kapag anak ko na ang mapapahamak, may karapatan na akong gawin yung dapat kong gawin. Nawit ka rin pala. Ayos ka. Gusto ko lang naman makatulong sa mga tao dito. Ayoko silang magutom. Hindi sapat na dahilan nyo para isama mo sa labas sa charity. Paano ko napahamak siya? Supremo, hindi naman ako papayag na may mangyaring masama sa aking charity. Alam mo, lahat ng kasalanan dito ay katumbas na parusa. Ha? Kahit sabi mong kanang kamay kita, hindi ko palalampas yung ginagawa mo kakaredulan sa akin. Sige, kuya. Okay na. Kaya ko na to. Ang hirap ng hinihiling mo, Greg. Ano ibig niyo sabihin, sister? Hayaan na lang natin mapahamak si Katrina sa kamay ni Supremo. Kayo na ang mismo nagsabi, di ba, kung gaano siya kalupit? Nalagasan na tayo ng tao. Baka mamaya ubusin tayo ni Supremo pag ginulo natin sila. Pero hindi naman ho tayo manggugulo. Sister, makikiusap lang tayo na baka pwede nilang palayain si Katrina. Sister, alam ko kung kalabisan itong hinihingi ko sa inyo, lalo na kailalam naman kami naging parte ng grupo ninyo. Sister, sabi niyo, di ba, bukas itong simbahan sa lahat at handa kayong tumulong sa mga nangangailangan. Oo, Greg. Kaya lang, ayoko lang may madami pang ibang tao. Sister, maawa ho kayo kay Katrina. Mabait ho siya tao, kaya nga ho siya sumama sa mission eh, para makatulong. Kaya sana ho tayo naman tumulong sa kanya. Parang awa niyo, no? Sino siya? Taga-ibang kampo. Tao ni Supremo. Sister, yung nakakulong sa basement. Yung tauhan ni Supremo, baka pwede natin siyang ibalik sa kanila kapalit ni Katrina.
Pagod ka. Pero ang sarap mong pagpraktisan. Siguro tama yung sinasabi ni Susie. Bala kang agawin yung trono ko rito sa kampo. Plano ka rin ba agawin sa akin si Chan? Pag nanasa ka sa kanya? Supremo, hindi ko totoo yan. Hindi totoo. Hindi totoo, pero ginawa mo. Tin-rider mo ako. Supremo, patawarin mo ako. Hindi na po mauli. Hindi na talaga makakaulit. Dahil tinatanggalan na kita ng rango. Maninilbiang ka na lang dito. Naintindihan mo sinasabi ko? Supremo, huwag niyo naman gawin sa akin to. Minsan lang ako nagkamali. Bigyan niyo ba ako sa pagkakataon? Pagkakataon? Bibigyan kita! Hoy! Akala mo sungay na yung tumutubo sa'yo? Ungas! Pisa lang yan! Mga kasama, kailangan ko ng tulong nyo para mabawi natin si Katrina. Di yata tama ito, sister. Sila ang dahilan kung bakit nawala si Ambo. Kapag kinalaban natin si Supremo, baka tayong lahat dito maubos. Teka. Wala tayong kakalabanin. Makikipag-negotiate tayo para mabawi natin si Katrina kapalit nung taon ni Supremo. Paano kung hindi pumayag si Supremo? Paano kung pinatayin nila si Katrina? Huwag mong sasabihin yan. Hindi totoo yan. Buhay si Katrina, babalik siya sa atin. Tama na. Yan naman ang hirap sa inyo, sister eh. Masyado kayong mabait sa mga yan. Simula nang dumating ang mga yan dito, puro problema na lang binigay nila sa atin. Sana hindi na lang natin sila tinanggap dito. Tama na, Martin. Huwag kang maging makasarili. Tinanggap ko sila kagaya ng pagtanggap ko sa'yo nung muntik ka ng kagatin ng mga infected. Lahat ng tinanggap ko sa simbahang ito ay turing ko ay parang pamilya na. At kahit kailan, hindi natin pababayaan ang isang miyembro ng pamilya natin na nagigipit. Robin! Supremo! Di ba dikit kayo nito? Na kanino katapatan mo? Sa'yo pa rin, Supremo. Wes? Patunayan mo. Gawin mo yung ginagawa ko sa kanya. Narinig mo ako, di ba? Ituloy mo yung ginagawa ko. Arvin! Arvin, magkaibigan tayo. Huwag mo gawin ko. Pagod ka na? Tuloy mo. Yong. Sister. Alam mo kung saan ang kampo nila Supremo, hindi ba? Opo. Pakihatid itong mensahe ko kay Supremo. Subukan natin ayusin ang problemang ito nang walang dumadanak na dugo. Kumain ka muna. Esensya ka na ngayon nang ako nakapunta dito. Ngayon lang ako nakahanap ng timing. Kamusta ka naman? Anong nangyari sa'yo? Sinong mga kasama mo?
Mabuti mo, Greg. Talagang isinigwan mo ang buhay mo para lang iligtas sa mga nangangailangan. Gusto ko sana makatulong sa lahat, makabawi man lang. Kaso parang kahit anong hulat ang gawin ko, sister, hindi ako ata mababawasan ng pagsisisi ko eh. Anong nagawa mong kasalanan? Sister, may sasabihin po sana ako. Ilang araw nang ini-inject sa kanya ang medisina na gawa ni Dr. Lazaro. Nababawasan ang pagka-aggressive niya according to Dr. Maris. We need Dr. Lazaro. May posibilidad na makahanap tayo ng cure. Makapasok na ang mga infected! Makapasok na! Pakalit ang mundo. Ate-rate, ikaw yung mataas yung posisyon sa akin. Ngayon, ako ang hari nito. Nagdala ho nito sa labas ng bakod. Nakipag-negosasyon ng isang grupo. Kinukuha nila si Katrina, kapalit ang ulo ni Rico. Lalansin natin sila, kukunin natin lahat ng tao. Paano yung bihag? Dasi mo. Anong magagawa natin? Baka pag nakialam tayo dyan, tayo isunod ni Supremo. Jimboy, kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan natin tulungan si Katrina. Hoy! Ano to? Teka.